Isa sa mga layunin ng Reflections Ministry ang maturuan ng mga bata ng mabuting asal. At siyempre, ang makakilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mag-asawang Dan at Elizabeth ang nasa likod ng Reflections. Isa sa mga ginagamit nilang pamamaraan ay ang pagpapanood sa mga bata ng Superbook habang ang mga magulang ay nag-a-attend ng Bible study. Ipinapanood nila ang Superbook Classic na nabili ni Elizabeth sa isang Christian bookstore. Alam mo, nung una, magulo sila. Maingay sila. Nung una, movie-movie lang sila. And then I would just let them play. And then after, I would share Jesus. So I bought this, the classic Superbook. But children catch it really well. So I noticed also that after a while, bumabait sila. And even I do not hear from their parents' complaints anymore. Not like before. Kaya naman, nang malaman nila na may Superbook reimagined, ay agad silang kumuha ng isang set. It's nice that they conceptualize something like this because it relates to the children, also to the family, di ba? Kasi may family dun. And to their friends. It is nice, really. You know what I felt? It will cater even to the mature people. Si Jesus mo pati si Joe. Pinanood na gusto mo din sa Superbook? Anong story? Yung guy? Eva at Adam. Kasi? Kasi po, pinaalis sila sa Garden of Eden. Kumain po kasi sila ng prutas. Ayon sa mga magulang, malaki ang pagbabago sa kanilang anak simula nang mapanood ang Superbook. Naging mabait daw ang mga iyon. Aminado rin ang mga magulang na sila man ay may natutunan sa Superbook. Si Mila, nanay ng isa sa mga bata sa Reflections na si Angel, ay nagkwento ng kanilang pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng sakit sa balat. Ngunit, dala ng kakapusan ay hindi siya nakapagpatingin sa doktor. Bukod pa dito, nilooban din ang kanilang bahay at nakuha ang cellphone at pera. Parang inano namin si Lord na parang siniisiba namin. Sa kanilang panonood ng Superbook ay nangusap ang Panginoon sa kanila. Napanood namin yun kay Job na yun. Binigyan niya kami ng lesson na hindi pala lahat ng pagsubok na binibigyan ng Panginoon. Siya ang sisihin. Yung faith natin mas lumago. Nang matutunan niyang magtiwala sa Panginoon tulad ni Job, gumaling si Mila mula sa iniindang sakit sa balat. Nagkaroon din ng regular na trabaho ang kanyang asawa. At higit sa lahat, mas naging malalim ang relasyon ng kanilang pamilya dahil sa panonood nila ng Superbook. Superbook is such a nice vehicle for kids. They would love it. In a simple way, you really can relate and you really can see the anointing of the Lord in every episode. The love of the Lord in every episode, and I am looking forward for more episodes to come.